بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid, sa maiksing minuto na naman na ito ay ituturo na naman natin ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng mashul khuffain o mashul jawrabain, ang pagpunas ng sapatos o ng medyas. Ibig sabihin, magsasagawa tayo ng wudu, ngunit hindi na po natin tatanggalin ang ating sapatos o medyas. Depende po kung ano po ang gagamitin ninyo sa pagsasagawa ng sala. Kung ang gagamitin niyo po sa pagsasagawa ng sala ay sapatos, sapatos po ang inyong pupunasan o hahaplusin. Kung medyas naman po ang inyong gagamitin sa pagsasala, ay medyas po ang inyong pupunasan o hahaplusin. Ngayon, hindi pa tayo nakapagsagawa ng wudu. Kailanman, hindi pa tayo nakapagsagawa ngayon ng wudu. So, pwede na ba tayong magpunas ng medyas o ng sapatos? Hindi pa po pwede. Dahil ang kondisyon po, bago po tayo pahintulutan na punasan po yung sapatos at medyas, kailangan may sagawa muna natin ang wudu. Hindi po pwede na halimbawa, nakikita niyo po ito, isusuot ko na po ah. So ngayon po, halimbawa papasok ako sa trabaho o maglalakbay ako, so ang gagawin ko po, magsasapatos na po ako. Ganyan. Yan. Okay. Para malaman niyo po ang tama at mali pong pagpunas ng medyas, yung tatanggapin at hindi po tatanggapin. Ganyan po. Ayan, nakapagsapatos na ako. Okay? So, hindi pa ako nakapagudo. Ngayon, malapit na yung sala. So, ang gagawin ko, magudo ako. Pag nagudo ako ngayon at pupunasan ko itong medyas, hindi pwede. Hindi po pwede. Halimbawa, ganito po. So, isasagawa natin ha. So, kailan tayo pwedeng magpunas ng medyas? So, ipapakita ko po sa inyo ha. Nagsapatos na ako ngayon, pero hindi pa ako nakapagudo. Hindi pa po ako nakapagudo. So, naituro ko na rin po yung tamang paraan po. Paraan po ng pagudo ha. Okay? So, ang importante dito yung pagpunas po ng medyas. So, bismillah. Kanan. Then, kaliwa. Yan. Tatlong beses. Ito po yung sunna. Okay? Then, mumog. Tatlong beses. Then, tatlong beses. Ito, hilamos. Yan. Ito po yung tamang paraan po ng pagudo po. Dapat masama, ibang scholar dati, dapat madamay yung paglalagyan ng hikaw dito, pero hindi naman po yung buong tainga. Yan, tatlong beses po. Yan. Then kanan. Yan. Hanggang siko po dapat. Dapat palagpasin nyo po ng siko ang tubig. Yan. Siguraduhin po natin na wala pong bakante na natitira dito. Yan. Yung mga daliri. Yan. Tatlong beses po. Yan. Po. Kaliwa naman tayo. Tatlong beses din po. Palagpasin lang sa siko. Siguraduhin natin na basa po lahat ng buong kamay. Yan. Yan po. Then, sa ulo po. Ganyan po. Hindi na po babasa, isang beses lang po yan. Dito po. Yan. Then, hanggang batok. Sa huling tinutubuan ng buhok. Diyan po. Din balik mo lang. Din ito po sa loob ng tenga. Sa labas po ng tenga ito. Ganyan. Ganyan. Yan. Ngayon pa lang ako nagudo, nagsapatos ako. Pwede ko na bang punasan yung sapatos o hindi pa? Hindi pa pwede. Bakit? Ngayon pa lang ako nagudo eh. So, dahil hindi pa ako nakapagudo, bago ako pahintulutan na punasan yung medyas, kailangan ko munang mahugasan yung dalawang paa ko. So ngayon, hindi ko pwedeng gawin na pupunasan ko itong medyas kasi hindi ko pa po nahugasan yung paa ko. So ang gagawin ko po mga kapatid, tatanggalin po muna natin itong sapatos at medyas. Yan. Okay po. Tatanggalin muna natin yung sapatos at medyas ha. Kasi bakit? Hindi pa tayo pwedeng magpunas eh. Kasi hindi ka pa nakapaghugas ng paa. So ang unang gagawin natin bago tayo pwede magpunas, maghugas muna tayo ng paa. Kita nyo po mga kapatid? Yan. Kita nyo po. Itong beses. Yung mga dulo ng daliri. Yan. Dapat palagpasin natin dito sa siko ng paa.
sa may bukong-bukong niya sa ilalim. Yan, kanan. Then kaliwa. Yan. Yan. Okay, so nahugasan natin yung paa natin. Alhamdulillah. So dahil dito, nahugasan natin ang ating paa. So anong next tip natin? Siyempre magsasapatos tayo at magmimedias na. So ang gagawin ko po, nagdala po ako ng ano dito, pamuna sa paa. Yan. Hugasan muna natin yung paa natin. Ngayon pa lang, sa sunod na pwede na ako magpunas ng medias o sapatos kasi nakapaghugas na ako ng paa. Pwede bang punasan yung paa o yung katawan pagkatapos magudo ng mga tawil? Pwede po. Wala pong problema. Yan. So magmimedias ako ulit. Kasi bakit nahugasan ko na po yung paa ko sa pagudo? Yan. Pag ganito po yung, ito pa ang condition bago kayo pwedeng mag-ano. Bago kayo pwedeng mag-ano. Magpunas ng... Yan. Ito po ang kondisyon bago kayo pwede magpunas ng sapatos o medyas. Kailangan muna mahugasan nyo po muna ang inyong paa. Then, magsusuot ulit, magsusuot kayo ng medyas. Ganyan po. Kita nyo po. Yan. So, ngayon, nakapag-udo na ako, nahugasan ko na yung paa ko, nagsapatos na ako, tag-medyas ako, pwede na ako magsala. Ngayon, halimbawa, may papasok na susunod na sala. Nakautot ako, o nakaihi ako, o nakadumi ako, o nakakain ako ng karne ng kamelyo. Ibig sabihin na break ang aking wudo. So anong gagawin ko ngayon? Magwudo ako ulit. Okay? So pag nagudo ako ulit, so halimbawa, ganito pa yung mangyayari. Pag magudo tayo ulit, mabilis lang po para ano, demo, halimbawa, simulan. Hindi na natin i-demo lahat natin kasi para diretso na po, para hindi po mahaba yung video. Then, mumog. Okay, mabilisan. Then, ilong. Then, mukha. Okay, tatlong beses. Okay, minamadali ko lang po para hindi masyado mahaba yung video natin. Then, kaliwa. Hanggang siko. Then, sa ulo. Halimbawa, ganyan. Ayan. Then, pagdating sa paa, dito na ako pwedeng magpunas na po ng sapatos o medyas. Kung sapatos pong gagamitin ko sa pagsasala, so ganito po. Yan. Kukuha ko ng tubig, ganyan. Yan. So ito pong dalawang sapatos ko, pupunasan ko po yan ng sabay. Ganyan. So pwede na ako magsala gamit ang aking sapatos, kung sapatos pong gagamitin ko. Pero ang problema, kung papasok tayo sa masjid, igagamitin natin medyas. So hindi po sapatos ang pupunasan ko, kundi medyas po. Kasi tatanggalin ko po yung sapatos eh. Okay, so ganyan po. Ganyan. Yan. So tingnan nyo po, sa ibabaw lang po. Dito lang po sa ibabaw ng paa, yan lang po. Yan. I-zoom mo. May zoom ba? Sa paa? Yan. Okay? Ganyan po. Yan. So pwede rin po, pwede rin po na sa kanan isang beses, sa kaliwa isang beses, at pwede rin sabay. Yan. Lahat yan na paraan ay pwede po sa pagpunas ng sapatos o medyas. Pwede na ako magsala at hindi ko na po kailangan tanggalin ang aking sapatos o medyas. So ngayon, hanggang kailan pwede kong punasan yung medyas? O kaya ang sapatos. Depende po kung ano po yung gagamitin ko sa pagsasala. Kung residente po, hindi po kayo biyahero, kayo po ay taga dyan lang sa city, taga dyan lang po sa lugar niyo, dyan lang po kayo nagtatrabaho, dyan lang po kayo nag-aaral sa school, dyan lang po kayo sa bahay niyo, mayroong kang 24 hours. Mayroong kang 24 na oras na kahit hindi niyo na po tanggalin ang medyas na yan, o sapatos na yan, basta sa kondisyon nakapagudo na kayo, naugasan nyo paan nyo, di nag-medyas kayo, kahit hindi nyo po tanggalin ang medyas na yan sa loob ng 24 na oras o sa bahay ninyo, sa trabaho, ang gagawin lang po ninyo ay magpunas lang po ng medyas every magudo. Basta ang kondisyon, mahugasan po muna ang inyong paa. So, saan magsisimula yung 24 na oras? Magsisimula po, hindi po
sa time na sinuot po ninyo medyas, kundi sa time po na pinunasan niyo po yung medyas. Halimbawa, nagudo na ako kanina, nahugasan ko yung paa, nag-medyas ako. Hindi po hindi pa po magsisimula ang oras. Magsisimula po ang oras, halimbawa, alas 3 ngayon. So ngayon, nagudo ako kanina, alas 12. Then nautot ako, alas 3. Then nagudo ako. Then ngayon pong alas 3, pinunasan ko po yung medyas ko, halimbawa. So ngayong alas 3 po, magsisimula po ang 24 na oras. Bukas po ng alas 3, tatanggalin ko na po yung medyas ko kasi magwudo na ako ulit. Nahuhugasan ko na po yung paa ko kasi po expired na po ang oras sa akin. Yan po ay sa residente. So 24 hours lang po yun. Yung hindi po biyahero. Samantala, ang biyahero po, tatlong araw at tatlong gabi po na kahit hindi na po nila tanggalin ang kanilang sapatos at medyas. 72 hours yun. So ibig sabihin, tatlong araw, tatlong gabi, every time na magudo sila, ay hindi na po sila magtatanggal ng sapatos, umidyas, pupunasan lang po sa kondisyon na kapagudo muna at nahugasan po ang paa po. Kailangan lang pong tanggalin ng sapatos, umidyas na yan kapag ka ang nakasira sa wudo ay kailangan mo maligo. Halimbawa, nakipagtalik ka sa asawa mo. O kaya si sister, o kaya ay yung pong obligado sa kanila na maligo. Yan, yung katatapos na magkipagtalik sa asawa. So anong gagawin? Kailangan mo talaga maligo. So tatanggalin mo ang medyas. Ang hindi ka lang magtatanggal ng medyas kung ang nakasira sa wudu mo ay mga wudu lang. Halimbawa, hindi na kailangan maligo. Nakautot ka, nakaihi ka, nakadumi ka, nakakain ka ng karne ng kamelyo. Ngayon, ang tanong dito, halimbawa, ano bang katangian ng sapatos sa medyas? Mayroong nagsabi sa mga scholar ng sapatos daw dapat po ay, okay, medyas dapat po nakataas po yung sapat medyas dito at hindi po daw nakababa. Dapat daw po, makapal daw po ang medyas. Yan po ang pananaw ng ilan sa mga ulama natin. Pero ang pinakamalapit po sa tama na opinion po ng mga scholar natin, basta ang tawag dyan ay sapatos, ang tawag dyan ay medyas, manipis man yan, punit man yan, nakikita man ang bukong ng paa mo, pwede mo pa rin punasan. Kasi po, ang mga medyas noon, ang sapatos noon, sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ay mga punit-punit. Opo, at hindi po nabanggit na ang kinondisyon po ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanila bago nila punasan ang sapatos sila, ay dapat po ay hindi po manipis at dapat po natakpan po ang bukong-bukong ng kanilang paa. So wala pong dalil yun at wala pong katibayan. Basta ang suot niyo po, medyas, kahit ano pa pong itsura ng medyas na yan, manipis man yan o makapal, mataas man yan o mababa, ay pwede niyo pong punasan. So ganyan po kadali ang ating relihiyong Islam. Napakagaan po. So hindi niyo na po kailangan na magtanggal pa ng sapatos o medyas. Nasa bahay ka lang, malabig, nahirapan ka magtanggal ng sapatos o mekaniko ka, o anumang trabaho mo, teacher ka, hirap nang magtanggal ng medyas, every time na magudo, huwag nyo na pang tanggalin. Punasan nyo na lang po dito lang po sa ibabaw at hindi po kailangan sa ilalim niya. Sa ilalim, hindi po pupunasan dito po. Dito po. Sa kanyang ibabaw, isang beses lang po. Ulitin ko, ganyan lang po pagpunas. Pwedeng sabay, pwedeng kanan isa, din kaliwa. Isa, kahit nga mauna yung kaliwa, hindi naman problema yun Kasi ang sunna po ay unahin ang kanan. So, naway napulutan natin ang aral, ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng pagpunas o paghaplos po ng medyas o sapatos. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.